to my YouTube channel. And for those na naghahanap ng mga mauutangan online na namumroblema sa valid ID, kasi wala silang valid ID. So ito guys, sa loan application na to, nagsasabi sila na no ID card needed or no collateral din sila. Kasi nga diba, nagpa-Facebook ako and lumabas na naman ito sa aking newsfeed. Nag-appear na naman siya, no? At ito yung sinasabi niya. Fast and simple, low handling charges, high loan approval rate, and no ID, no collateral. So dito ako parang nainganyo na mag-install ng application na to kasi para doon sa mga walang valid ID, for example, PhilHealth lang ang meron, is siguro pwede sila dito mag-apply. And for today's video, sasabihin ko sa inyo kung anong application yung pwede na no ID card or no collateral. Pero check muna natin guys kung totoo ba yung sinasabi niya no ID card. Kasi diba sa mga online loan application, need na need talaga yung valid ID. At ito nga, nagsasabi sila din sa kanila lang advertisement na no ID card. So, let's check muna. Kung gusto mong sumali sa ating Pagcash giveaway, weekly na po tayo namimigay ng ating Pagcash. Ang gagawin mo lang po is magsusubscribe ka sa aking YouTube channel. Ilalike mo yung video na to at magko-comment ka dyan sa baba para automatic na makasali ka. No? Ayan, kung interesado ka na malaman kung anong loan application na nagsasabi sa kanila advertisement na no ID card / no collateral. So, don't skip this video and keep on watching. Ayan guys, disclaimer, no, hindi tayo agent or promoter ng loan application na babanggitin natin ngayon. So ito guys, i-share ko lang sa inyo kung totoo ba na hindi na kailangan daw ng ID card dito. Kasi commonly talaga na ang problema nung iba na wala nga daw silang valid ID. Kaya hindi sila makapag-apply ng loan. Ito nga guys, ang pangalan nito is Zpeso Online Cash Loan App. So alam ko dito, yung iba, karamihan is nakapag-apply na dito kay Zpeso. Pero for sake of those na bago pa lang makikita itong Zpeso or bago pa lang mag-a-apply, available po ito sa Google Play Store and sa Apple Store or App Store, no? Ayan nga guys, dito, pagka-login mo or pagka-install mo is magla-login kayo using your active mobile number dahil doon magbibigay ng code. And then ito nga guys, nagsasabi sila na flexible loan up to 20,000 pesos. Pwede kang ma-approve up to 1 minute lang. And sila ay new and upgraded na Zpeso nga daw. Get quick cash anytime, anywhere. Yan. 20,000 pesos daw yung pwedeng ipa-loan sa'yo. So, let's see, no? So, dito guys, need mong mag-fill up ng iyong personal information. So, dito sa personal information, kasama na rin dito guys yung collection method kung saan mo pwedeng ma-receive yung pera mo. Dito nga guys, electronic wallet ay GCash, PayMaya, and GrabPay. Sa bank, pwede. Remittance store. Sa remittance store, ito yung M. Lujolier or RD Pawn Shop kung gusto mong cash pick up, no? And then dito guys, sa guarantors, apat po yung hinihingi nila. So, mag-iingat ka kung sino ilalagay mo yun na apat na contact list reference mo kasi pwede na lang itong i-text or tawagan nga. So, iyan, naka-apply ko lang kanina and tumawag na agad sa mga guarantors ko itong si Zpeso. Siguro, tinitignan lang kung active talaga yung number, kung kanino ba talaga yun, no? Kasi 'di ba may mga naglo-loan or nag-a-apply sa mga loan na hindi totoo talaga 'yung number or katha-katha lang. So, subject for approval talaga 'yung. So, siguro doon nakabase din si Zpeso sa mga contact list na ibibigay sa atin kung active ba 'yung mga numbers na 'yon. Ayan guys, next no, 'yon, mag-aano ka ng ID mo and then ito na nga guys, 'yung sinasabi nila na no ID card na kailangan, pero meron silang nakalagay dito na mga ID na needed. Which is ito nga yung UMID, SSS, TIN ID, driver license, voter's ID, passport, postal, and PhilHealth. Pwede naman dito guys yung PhilHealth, no? Ayan yung mga ID na ka-required, kaya hindi po totoo yung advertisement nila na no ID card, na hindi kailangan pabimahin yung ID kasi pwede kang mag-apply dito. So, hindi talaga guys, kasi pipicturan na hawak mo yung ID mo, and then pipicturan din yung iyong G-score. Kapag GCash yung pinili mo, pipicture mo yung G-score mo, no? And then after nun, guys, meron ipaprocess yun. Yun, tinawagan nga yung mga guarantors ko. And ito, ito yung pinakang credit limit or credit amount na na-approve sa akin. Di ba kanina, 20,000 pesos yung nasa advertisement nila? Pero 3,500 yung na-approve sa akin. Yan. At hindi yung 3,500 na buo ko makukuha. Binawas na dun yung service fee, payment commission, service charge, account management fee na doon sa 3,500 is 2,100 na lang po yung marireceive ko. And then,
natin to, guys, is 7 days lang. So after 7 days, babayaran ko na yung amount na 3,497 pesos. So yun, guys, ano, nasa sa inyo na yung desisyon kung maglo-loan pa rin ba kayo dito kay Zpeso kahit nagsasabi sila na no ID card daw pero hindi naman talaga kailangan talaga. And then nagsasabi sila na 20,000 pero 3,500 lang yung na-approve sa akin. So dito, guys, nga pala doon sa loan amount. So depende, iba-iba naman yan. Kung 3,500 sa akin, malay mo mas malaki yung ma-approve sa'yo or mas maliit. So iba-iba, no, guys. So hindi pare-pareho. So yan lang, guys, sa mga bago kay Zpeso, kayo na po yung mag-decide kung maglo-loan pa rin baka dito or hindi. Kung kayo may mga katanungan, is comment nyo lang dyan sa baba. Or may mga tanong pa kayo dun sa iba pang loan application na na-feature ko sa aking channel, comment nyo na rin dyan. At kung kayo may mga suggestion, gustong i-share, na experiences para mabasa ng mga bago pa lang maglo-loan sa mga Ola, ay i-comment nyo na rin dyan sa baba. Ayan po, kapag po ikaw hindi pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, kindly click na subscribe button at hit mo na yung notification bell para updated ka sa mga ganitong utangan serye natin. So, bye-bye na muna for now, guys.